Nakaset na ang laban ng ating Giles Pilipinas sa China at pinag-uusapan ngayon ang laban mamaya, hindi lang ng mga Pilipino, pati na din sa bansang China, especially yung mga basketball fans doon. Sa post-interview after ng laban ng China at South Korea kahapon, sinabi ng isang player nila sa interview na alam daw nila na well-experienced ang ating Giles Pilipinas pagdating sa basketball. Pero hindi na daw ito yung dating Giles Pilipinas na nakalaban nila noong FIBA World Cup na may Jordan Clarkson. Ayon pa sa post-interview ng isang player sa China na di ko lang alam kung tama ba ang pagkakatranslate, na sa tingin nito na malaki daw ang advantage nila sa opensa at wala daw siyang maisip kung paano mapipigilan ng Pilipinas ang kanilang opensa lalo pat lamang sila sa height. Samantala ang basketball commentator na si Yang Jian na umiyak noong nakaraan dahil sa pagkakatalo ng mahal niyang Chinese basketball team ay naniniwala na kaya ng talunin ng China ang Pilipinas dahil hindi na daw ito ang dating team na nakalaban ng China sa kakatapos lang na FIBA World Cup. Matatanda na hindi napigilan ng Chinese analyst / commentator ang kanyang emosyon matapos matalo at tambakan ng Giles Pilipinas ang China. Napayaka pa nga ito sa commentator din na isa ding head coach ng China dati. Ayon sa mga nababasa natin sa Sina at Soho, ayaw na daw nitong makita na matalo ang China sa Pilipinas ngayong Asian Games at naniniwala ito na mananalo na sila ngayon at makakabawi sila. Ayon naman sa ilang sports media sa China na slowly daw nagiging mahirap na ang competition ngayon sa Asian region. Lumalakas na daw ang karatig nilang bansa sa basketball. Andiyan na nga ang South Korea, Japan, Iran, Lebanon at Pilipinas na itinuturing na din nila na powerhouse team sa Asia. Ayon sa isang article ng ma-interview ang head coach naman ng China na markado na daw nila ang Pilipinas lalo na si Justin Brownlee at Junmar Fajardo na mga best player ng Giles Pilipinas na naging laban nila sa Iran. Ayon pa sa mga nababasa natin, ilang beses daw pinanood ng mga coaching staff ang replay ng laban ng Giles at Iran at may mga plano na daw sila sa ating Giles Pilipinas mamaya. Well, tulad nga ng sinasabi ng mga player ng China, magiging personal ang magiging laban dahil gusto nga nilang bumawi para sa kanilang mga fans. Samantala, sa pagkakapanalo ng Giles Pilipinas sa Iran, ay ngayon nakagawa na sila agad ng history sa tinagal-tagal na panahon sa Asian Games since 2002. At ngayon muli na namang susubok ang ating national team gumawa ng history na makapasok sa final kung tatalunin nila ang napakalakas sa China sa isang do-or-die game para sa tsansang gold medal sa Asian Games. Katulad ng sinabi ni Coach Tim Cohn, bago pa magsimula ang Asian Games, gusto nitong makalaban ng China at makuha ang gold medal at magkakaalaman mamaya kung gagawa ba ng history ang Pilipinas sa Asian Games at sa atin ng West Philippine Sea. Si Sharian comes in, that's number one there with a little bit of a man. Oh!